Isa rin sa mga nasawi sa malagim na trahedya sa Bontoc Mountain Province ang traveler at vocalist ng Makiling at Kinaiya bands na si David Sikam. Ang mga awitin ng Davaoenyong si Sikam ay tungkol sa paglalakbay, kultura ng Pilipinas, sa kalikasan at ilang mga kagawiang Pinoy. Tutungo sana ang grupo ni Sikam at ang pamilya niya sa Bontoc Mountain Province para ipagdiwang kaarawan ng kanyang bunsong anak. Si Sikam ay isa rin sa mga leader ng ibang banda, kasama na rin nga ang Makiling at Kinaiya. Isang buhay kasama sa lahat ng panahon o giliw. Sama pang abang buhay, ikaw at ako, hindi magigiba. Ang landas natin ay iisa. At kaugnay pa rin sa bus crash sa Bontoc Mountain Province, mga kapanayam natin si Diwa De Leon, isang musikero na kasama ng nasa wing si David Sikam sa bandang Makiling. Magandang umaga, Diwa, at nakikiramay po kami. Magandang umaga, Howie. Maraming salamat. 20 years mong kilala itong si David Sikam. Magkaklase kayo nung high school sa Philippine High School for the Arts sa Mount Makiling, kaya naging Makiling nga yung pangalan ng inyong grupo. And then, matalik mong kaibigan. Oo, si David, yun yung isa sa pangalan. Paborito namin kasama dahil siya yung pinaka-alaskador, pinaka-mahilig gumawa ng mga kalokohan na mga kakyutan lang, pero ano rin eh, siya yung napaka-loyal na kaibigan na hindi mo pa papakawalan. At saka narinig natin yung kanta ninyo, no? Siya yung vocalist doon. Siya yung vocalist. Siya rin ang gumawa ng lyrics. Siya yung lyrics, tapos sinulat ko yung musika, tapos nirecord namin sana para sa upcoming fourth album ng banda namin. Na hindi pa lumalabas. Na hindi pa lumalabas. Oh, napakaganda ng boses at ngayon na alam natin yung nangyari. Parang very moving, no? Yung hindi lang yung melody, pero pati yung lyrics. So, he had other bands, no? He's a very talented person. Yes. Kasi alam ko na nakapasok siya sa Philippine High School for the Arts. Hindi dahil sa musika, pero dahil sa visual arts. Pareho kaming visual arts noon. Pareho kayo. Mm. Okay. So, dun pala sa Philippine High School for the Arts, pwedeng multi-talented. Hindi lang isang larangan ng sining. Talagang ine-encourage yung multidisciplinary arts doon. At kayo yung mga ehemplo noon, no? Alam ko, nalaman ko lang kagabi, kasi nagpunta rin ako sa buro ni David sa Campa Aguinaldo, no? Nakausap ko yung father niya at yung mga ibang kaibigan. Siya pala yung gumawa o nanguna doon sa paggawa ng mural, yung mahabang mural sa Camp Aguinaldo, yung bako doon, ano, na peace mural. Isa silang mga grupo ng mga visual artists, tapos isa siya sa mga kabilang dito sa mga nagpaplano ng mga disenyo. So, alam mo yung pakay niya, yung mission niya dito sa Kalinga. Alam ko, nasabi na doon nila ipagdidiwang yung birthday ng bunso niyang anak, si Amyan. Si Amyan. 4 years old, no? Noong February 6 yata. Nakwento ba niya yun na yung gagawin nila doon? Nalaman ko na lang yung pakay nila sa pagbisita nung after ng incident. Kasi ano rin naman yung si Amyan kasi, inaanak ko yan . Inaanak sa binyag. So, kami ni David, hindi naman kami kasi nagkikita palagi. Pero since sobrang parang magkakapatid na kami, hindi na kumbaga alam na namin yung mga nangyayari sa isa't isa kahit hindi kailangan mag-update araw-araw. So, nung nalaman ko itong aksidente na to, talagang sobrang shock. Sobrang shock para sa aming lahat. Yung ginagawa niyong musika, no? Hindi ito yung karaniwang pop o yung western influence, no? Gumagamit kayo ng mga indigenous sounds, mga indigenous instruments. Pinoy na Pinoy, no? Yung tinatawag nga ng world music, no? At, well, of course, mamaya, I think magpaparinig ka sa amin ng sample. No? Pero, saan ang galing yun? Bakit yun ang naging larangan nyo sa musika? This is a form of OPM, pero masasabi natin, ito na yung talagang pinakaunang OPM, no? In a way, pero ito rin yung mga, ito yung tipong brand of music na ginagawa nila Kuya Joey Ayala, sila Ate Grace Nono. Gumawa rin kami ng sarili naming twist based on that genre. Nagsimula yan kasi syempre yung sa Philippine High School for the Arts sa Mount Makiling. At tinuturo sa amin yung history of Philippine music, lahat ng klaseng historical music. So, nagustuhan namin ito. So, gusto naming isama ito sa
modernong musika para merong element na familiar sa audience at merong element na bago at significant sa kultura. So, mula doon nung high school, yun ay yung parang nakatatak sa puso namin na ganito yung gusto naming tugtugin pag nagkaroon kami ng banda in the future. And nagkatotoo naman yung ano. So yung ginagawa niyo ni David, hindi lang kayo nag-entertain. Parang nagpapamulat din kayo, no? Exactly. So ano yung mga themes ng banda ninyo? Ang kadalasang ano, kasi ang mga Pilipino mahilig sa mga piyesta, di ba? Sa mga kainan, mga ganun. Yung mga tema ng musika namin, karamihan puro celebration of life. Meron mang lyrics o wala, maririnig mo yung parang festive na atmosphere ng musika na tinutugtog namin. Pwedeng pangsayaw, pwedeng pangkasiyahan, pwedeng pangrelax, ganun. At saka mukhang nagre-research din siya, no? Sa pamamagitan ng paglalakbay. Ang alam ko kasi, nakita ko rin yung Facebook page niya, ang daming mga kwento tungkol sa mga pinupuntahan niya sa mga malalayong sulok ng Pilipinas. And I'm sure, kasama na rin doon yung pagsusuri niya, no? Hindi lang siya nag-adventure, pero sinusuri niya yung kultura ng Pilipino. He's been to the deep south, taga Davao nga siya, but I think he's been to Jolo, yung mga areas na yon. At ngayon, pupunta siya sana sa far north, no? Sa Kalinga. Yun ang ginagawa ng circle of friends niyo, no? Hindi lang kayo tumutugtog sa mga bars or cafes dito sa Maynila, pero talagang nagsusuri kayo ng kultura ng Pilipino. Si David, in our own way, yes. Si David kasi siya yung pinaka-outgoing person sa amin. Siya yung pinaka-maraming, pinaka-proactive makipag-tropa sa lahat ng mga tropa. So, naturally, nung nangyari ito, ang daming kaibigan ang naapektuhan dahil lahat sila ay napamahal na talaga kay David. At saka may mga kaibigan siya ng mga musikero, marami din siyang kaibigan ng mga visual artists. Tama. Dahil aktibo rin siya doon sa larangan ng visual arts. At alam ko, dahil may mga gigs sila, may mga tugtugan sila na may live art, no? Na parang sila iilan lang yung gumagawa ng gano'n, no? Ibig sabihin, may tumutugtog sila David at meron silang pintor or mga group of artists na nagpipinta ng bagong likha habang may sumasayaw din sa may sumasayaw tabunan. So parang tama yung sinabi mo kanina, multidisciplinary. Tama. And in fact, yung isang nasawi na dito sa bus crash, si Gerard Baja, kasama rin namin siya parang sa collaborator ninyo sa mga tugtugan. He's a painter, shadow puppetry, visual artist. And graduate din siya ng Philippine High School for the Arts. Okay. At meron kayong offer na kanta, no? Awit. Anong intro dito sa awit na to? Itong awit na to, ang pamagat nito ay nasaan? Ito sinulat namin ni David back in 2006. Inarecord namin siya pero hindi pa namin nailalabas. So, first time ito maririnig ng publiko. Para rin sana ito sa upcoming new album ng banda namin. So, ano to? Collaboration ninyo ni David Sikam? Yes, ako yung gumawa ng musika at si David ang gumawa, nagsulat ng teksto. Okay, and then he would have also sang it, no? Sa kaming dalawa. Kayong dalawa, magdu-duet sana kayo sa kantang to. Okay, pero ngayon, solo. Ni Diwa De Leon. Nadarama ang iyong kawalan. Alaala ng kahapon, okay sarap sariwain, papiling ang mga alon sa paglubog ng araw. Oh, nasan ka? Aking sinisinta. Oh, nasan na? Bakit ka nawawala? Iba pang palita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go. Marami
Juan de Leon, matalik na kaibigan ni David Sikam.